Good day po sa inyong lahat. Ayan. Welcome po sa ating channel, mga kamags. This morning, papakita ko po sa inyo yung mga alaga ko dito sa likod bahay. Ayan. Mga alaga ko pong pato, tsaka mga native na manok. Medyo dumami na po sila. Itong mga native na manok, actually ito po yung ito po yung mga inahing Texas ko na siguro mga lima pinagala ko lang dito. Puro mga babae. Tapos isang araw may nagbigay ng dalawang lalaki na native na manok sa nanay ko. Yung isa pinatay niya, yung isa pinakawalan dito. So hanggang sa ano na po siya, yung marunong na siyang mangasta, yun, inastahan po niya yung mga Texas ko mainahin. So yan po, mga unang anak niya, yung tandang na yan, oh. Yan. So, 50% po yan na native, 50% na Texas. Yung manok pang sabong. Yan. So, hanggang sa kinatay yung tatay niya, yan po yung naiwan. Dalawa po yan. Sila ngayon yung nagiging pinagka-broodcock. So, siguro mga 8 months ago, ayan. So, dumadami na po sila. Ito namang mga pato, ang kwento naman po nito. Nung May, nagka-ASF. Na-ASF yung mga alaga kong native pig sa farm. More than 100 heads, namatay po silang lahat. Wala pong natira. Ayan, so, naisipan ko na mag-alaga ng pato. Kasi nga po, yung tama ba, larva? Ayan, yung larva ng langaw sa farm. Pag medyo nabasa po kasi yung ipot sa silungan ng ating poultry house, nangingitlog po yung langaw doon. Pag nangitlog po sila, after 24 hours, napipisa. Yun po yung makikita na nating gumagapang dun sa dumihan ng manok. Ayan. So, after siguro mga 5 days, 7 days, nagiging langaw po yun. Kaya pag naging langaw, dumadami po yung langaw sa ating farm. Yan, para maiwasan po yun, naisipan kong way para masugpo ay ang mag-alaga ng pato. So, para sila yung kakain ng larva, mauud. Kaya tingnan nyo po ito. Oh. Ito po yung backyard ko. Ito po yung binablog ko palagi na yung may title na sukat ng housing na 192 heads. Yan. So, ipapakita ko po sa inyo yung ipot. Yan. Medyo basa po siya, no? Medyo basa po siya. Pero, wala po tayong makikitang uod. Kasi nga po, kinakain sila ng mga pato. Ayan. So, yun po yung naisipan ko. So, pinaparami ko itong pato ko. Ngayon, pag marami na, pakakawalan ko po siya dun sa 1 hectare na kinaroroonan ng ating mga manok. Ayan. So, makikita nyo po, wala po talagang uod.
Yan. Very effective. Alam niyo po, meron doon sa mga nagtatanong, ano pa yan? So, ibig sabihin, Mang Mags, yung pato mo, kinakain niyo yung uod. Yung mga iba, baka sabihin, parang kadiri, ganyan. Lalo na yung mga hindi po sanay sa farm. Pwera po tayo na mga subscriber dahil nasa farming po tayo. Alam po natin yan, di ba? Sanay tayo dyan. Makakita ng kahit papano, langaw, uod, ganyan. Pero yung mga iba, yung mga hindi sanay sa farm, nandidiri. Pero gusto ko lang pong i-explain na yung uod na yan, alam nyo po ba na sa ibang bansa, kinoculture po nila yung langaw, tapos pinaparami. Mag-aalaga po sila ng langaw, tapos at ang tawag po sa langaw na yan ay yung black soldier fly. Search nyo po sa YouTube. Black soldier fly. Yung black soldier fly na po yan, imported na langaw, kinoculture po nila. Tapos kapag nang itlog, yung itlog din mapipisa, magiging larba. Tapos parang niluluto nila, ginagawa po nilang feeds. Feeds ng isda, feeds ng manok. Ang explanation po nila doon, napaka high protein. So parang sa France ata nag-umpisa. Ginagamit rin po nila yon na ano, yung sa mga basurahan. Yung mga biodegradable na materials sa basurahan, sinesegregate nila. Tapos nilalagyan po nila ng black soldier fly, langaw, yung uod, para doon po siya kainin. Kakainin po nila yung mga biodegradable, yung mga balat ng gulay, yung mga leftover, ganyan. So, ganun po. Panoorin nyo po, very informative. Parang, nung una ko siyang napanood, parang very unusual, ano? Kasi langaw, itlog, uod, ano, may pakinabang pala. Ayan. So, search nyo po, black soldier fly. Ayan. Ito naman po yung nakikita nyo, itong mga to, ito po yung mga kapag humarvest po kami, iniiwan po namin yung mga maliliit. Ibig sabihin yung mga, halimbawa mga 800 grams, 700 grams, may mga mangilan-ngilan po, siguro mga 15 heads, 8 heads, ganyan. So, actually dito ko po nilalagay. So, ito na po sila ngayon. Ayan, ang gaganda na po. Ayan. Ang pupula na ng mga palong, ganyan. Alam nyo po kasi, siguro sa ibang video, i-discuss ko yung panibagong topic naman tungkol sa mga ganito. Ayan. So, ito po ay, kung di ako nagkakamali, parang 28 heads po sila. Ayan. Tapos ito naman, yung mga brown. Ito po yung mga RIR. Napasyal po ako sa isang kaibigan ko sa Pusorobio. Shoutout nga po pala kay Ma'am Peli Maligsa. Ayan. Nung namasyal po ako sa kanila, nakita ko yung kanilang mga alagang RIR. At ayan po, bumili ako ng itlog. Ayan. Binigyan po ako ng 30 pieces. Tapos pinapisa ko po sa incubator at umisa na po sila. Ayan. Pakita ko po yung mga ibang kasama nila. Ayan po. Ayan po. Ayan. Tapos andito rin yung mga layers natin. Hindi ko po magawang kargahan or palakihin isagad yung capacity ng space natin dito kasi nakakaya rin po sa
mga kapitbahay. Parang siguro 15 meters lang kabahayan na. Tapos ito pong kinaroroonan ko ay nasa likod ng dalawang eskwelahan, private school, at isang hospital. Tapos mga kabahayan na yung mga malalaking bahay dyan. Kaya parang konti lang po ito, 192 heads lang. Kahit papano, pag mga ilangan kami ng itlog, may available na kaagad dito sa likod ng bahay. At yung mga kapitbahay naman ay nakaka-avail din ng murang itlog, wholesale price. Kung magkano po yung presyo namin sa palengke, ganun din po namin binibenta sa mga kapitbahay namin. Para in return kahit papano, may rin, makatulong rin tayo kahit sa maliit lang na paraan. Ayan. So, medyo matagal-tagal rin na hindi ako napunta rito kasi nga po medyo sunod-sunod din yung mga project natin. Yung mga nagpapagawa ng poultry house, straight contract from poultry house to cages hanggang sa pag-supply ng RTL. So, marami kaming nirarush na project. Tapos, nadagdagan na naman po yung pinagkakakitaan natin, fish pan naman. So, nataon po na Sunday ngayon. Wala pong trabaho. Kaya, sinamantala kong mamasyal dito sa likod bahay para makita itong mga alaga natin dito at makapag-update na rin ako sa inyo para may maipost ako at may mapanood po kayo. So, maya-maya naman pupunta ako ng fish pan. Kasi nga po, kung napanood din niyo yung episode na humarbes ako ng bangus, parang last week, last Friday ata or last Saturday. So, parang 8 days ago. Dahil Sunday po ngayon. Ayun. Ngayon naman po, ngayong umaga naman ay parating yung ating bagong fingerlings na aalagaan doon sa palit. Dahil hinarvest po natin, maglalagay po tayo ng panibagong bangus na palalakihin. Para ano po siya? Tamang-tama siya by New Year. After New Year. Siguro timing rin, medyo mataas ang presyo nun. Dahil pag napurga tayo sa karne, dahil aning Christmas at saka New Year, ang isda naman ang tataas ang presyo. Ganon din sa Holy Week. Tinatiming din po natin yung paglabas ng bangus kasi po, nag-fluctuate din yung presyo. Nung naglabas ako last week, medyo average lang yung presyo. Hindi ko na-timingan yung mataas. Hindi naman siya mababa, pero nasa kalagitnaan. Sayang kung na-timingan ko yung magaganda-gandang presyo. Sayang din yung nadadagdag sa kita. So, siguro hanggang dito na lang po muna ulit tayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Ayan. Mag-ingat po tayo kay COVID. Ayan. Huwag na po tayong lumabas ng bahay kung hindi naman importante. At shout out na rin sa lahat ng mga viewers din natin na OFW. Ayan. Yung project ko sa Sambales, yan, subscriber ko rin dito, kinontak ako, yan. So, itong mga susunod na linggo ay doon naman po tayo mapupunta sa Sambales para mag-construct ng poultry house, 2,000 heads capacity, yan. Di ko na binanggit yung pangalan nila, Ma'am at Sir, dahil di ko po na ipaalam sa kanila. Yan. So, thank you po. Mabuhay po tayong lahat at
Ingat. God bless.